advised. The opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. People to this country, hindi makikita yung pinanggalingan natin. Abuling ka ng aso, kalabas, hindi nire-release naman ng pork barrel ko. So useless naman. Mga patay, papabigyan ko ng 5,000 from my... So, marami ko ang nagsasabi na ito dahil baka mangyari, lahat ng madi-dismiss, mango-hostage na lang para ma-re-stage. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. Ako po si Ray Arosa, ang inyong host sa gabing ito. At pag-uusapan po natin maraming bagay sa for our program tonight. Alam po nyo, napakadaming dumadating na mga texts dito sa atin. Kanya bibigyan uli natin, paunlakan natin to take up all of the accumulated texts. Marapit tayong paaring pag-usapan. Napakadami po dyan na mga issue na bumabahala sa bansa. Nandiyan na ang issue ng presyo ng langis. Bakit tumataas kung ang presyo ng langis sa mundo ay bumababa? Nandiyan na rin po ang issue ng IVAT tungkol sa toll fees. Uumpisahan na raw ang pagkukolekta nito, I think on October 1 or 3. At maraming tumututol, maraming sinasabi, yan ay illegal, pero ang Korte Suprema hindi pa kumikilos at hindi naman nag-issue ng TRO or Temporary Restraining Order in order to stop the government from collecting IVAT on toll fees. Nandiyan din yung awayan naman ni Senator Angara at saka ni Architect Palafox regarding sa Aurora Pacific Economic Zone, yung APECO and Freeport Authority dyan sa Aurora, Quezon. Aurora Province, na nag-aaway sila ngayon kung dapat itong ituloy. Sinasabi nung isa na hindi dapat, pero ang nangyari, nagdemanda si Architect Palafox ng anti-graft kontra kay Senator Angara, nagdemanda naman si Senator Angara kontra kay Architect Palafox para makansela ang kanyang lisensya bilang isang arkitekto or consultant. So dito po natin nakikita marami tayong maaaring pag-usapan, pero sa gabing ito, I think the three main issues na sana gusto nating ma-focus on, una-una, napakahalaga yung ating continuing peace talks or discussions regarding the MILF at saka ang Government of the Republic of the Philippines na ating tinalakay in several of our programs before. Pangalawa, pag-usapan natin yung sinasabi ng Senado at saka ng mas mababang kamera na handa sila na mag-chacha by means of a bicameral constituent assembly. And then of course, we can also take up other issues regarding yung IVAT na on toll fees. So sa umpisang ito, umpisahan natin po sa gabing ito, umpisahan natin yung ating mga pag-uusap. Gusto malaman ang iniisip at nilalaman ng puso ng ating mga kababayan hinggil po doon sa peace talk sa Mindanao. Ito po ang umpisahan natin dito na ilan na mga text na dumating na hindi po natin nasasagot. From 0939-775-6998, gandang gabi po sa inyong lahat. Pwede bang mag-intervene ang Korte Suprema dito sa issue ng MILF at JRPP stocks? Alam po ninyo, the Supreme Court can always intervene, pero kailangan merong magsasampa ng petisyon. In other words, hindi po kikilos ang Korte Suprema kung walang nagsasabing itigil mo ito o hindi dapat ginagawa ng pamahalaan ito. Like for example, in the case of the Memorandum of Agreement na nung panahon ni Presidente Arroyo, Gloria Arroyo, pipirmahan sana sa Malaysia, merong ang daming nagsampan ng demanda sa Korte Suprema para tigilin yun. Kanya, umentra at nakihimasok dyan sa issue ng Memorandum of Agreement, and the Supreme Court came out with a decision na maski na sinabi na ng pamahalan, hindi na namin itutuloy yan, ang nangyari dito ay masyadong binatikos ng Supreme Court yung Memorandum of Agreement yun. Hindi sa masyado, kundi dahil sa labag sa konstitusyon, sa saligang batas ng ating bayan. So, pwedeng makimasok po ang Korte Suprema sa anumang bagay kung merong nagpepetisyon
na mamamayan o merong kinalaman o merong interest doon sa issue. So, yes, the Supreme Court can intervene. From 0919-531-1732. Ang masasabi ko tungkol dyan sa tinalakay nyo, ang akin, gumawa tayo ng batas para sundin ang tao at hindi yung batas ang susunod sa tao. Alam po ninyo, lahat ng paraan ng pambabatas, siyempre ayon sa iniisip ng mga nagumagawa ng batas. At ito'y ginagawa nila sapagkat naniniwala silang ito'y makakabuti sa mga mamamayan o para sa kabuuan ng ating bansa. So, ang hinahabol natin dito, yung tinatawag natin, na minsan namang mapasa na yung batas, na ito sana ay igagalang ng lahat ng tao. What we call the rule of law. Kung anumang batas ang nandyan, sang-ayon ka o hindi, pero yan ang batas, yan ang kailangan nating sundin. Now, marami dyan na sabing magtututo. Kanya meron tayong nakikita po dito na dahil sa tinasabi nilang katiwalian ng pamahalan, etc., sila'y nag-aakla, sila'y gumagawa ng mga ibang mga gawain na parang nagre-rebelde sila sa autoridad ng pamahalaan. Kanya lang, siyempre, you violate the law at your own risk. Pag ikaw'y lumabag sa batas, merong katapat na punishment yan na iaatay sa iyo after due trial, after due process. Ngayon, kanya lang dumarating sa punto na pagka dumami na ang tumututol sa pamahalaan, diyan natin nagkakaroon tayo ng tunay na rebellion. At yan marahil ang umiral dyan sa Mindanao, kung saan ang MILF, sinasabi nila ngayon, meron na silang mga hukbong sandataan na mahigit sa 12,000 tao na punong-puno ng armas, na yan naman, eh, sabi, iba galing sa AFP, yung iba naman, ni-smuggle ata ng other, other Islamic countries that are kanga sumasang-ayon o nakikiisa sa mga layunin at damdamin ng mga miyembro ng MILF. Okay? So, dito po natin nakikita na we look for the rule of law, but there are certain situations where the government has to deal with the reality, kung ano man ang katotohanan, kung ano man ang realidad sa kalsada o sa lansangan, na kailangan nila have to learn to live with it. Like for example, sasabihin nila, bakit hindi na lang disarmahan ang mga miyembro ng MILF? Sapagkat, sinong gagawa nun unless gusto natin magkaroon ng napakalaki at napakatagal na gera dyan sa Mindanao na, you know, it's been going on for 50 years. Anong gagawin natin ngayon? Kailan tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kanya, iyan hinahabol ang ating pamahalaan na nawa magkaroon tayo ng huling solusyon to be able to establish a zone of peace in Mindanao para makaunlad naman ang Mindanao, Pilipino at saka Muslim magkakasama. Okay, from 0935-138-4490. Magandang gabi po. May karapatan ba na mag-implement ang MNLF sa ARM sa Mindanao? Alam po ninyo, meron tayong agreement with the MNLF na ito pa ay nangyari, ginampanan nito panahon pa ng Presidente Marcos, yung tinatawag na Tripoli Agreement. And the question now is, if we do another agreement with the MILF, what happens to the agreement with the MNLF, which was also done under the auspices, under the auspices of the Organization of Islamic States, no, and through the assistance of Saudi Arabia, Libya, and a number of other Muslim countries. Hindi po, wala pong tumutugon at sumasagot dito. Kanya lang ang MNLF parang medyo nawalan ng puwersa sa Mindanao at ang karamihan ata ng puwersa naandun ngayon sa MILF. They are the ones that have a big following. Huwag niyong kalimutan kasi po sa Mindanao, tatlong main tribes yan eh. Nandyan yung Tausog, and the MNLF was Tausog-dominated. Yun namang Maguindanaoans at saka Maranao, many of them are part of the MILF. Ang problema, yung tatlong grupong yun, mukhang hindi nagkakasundo at wala rin tiwala sa isa't bawat isa. Alright? So, hindi kailangan magkabuo sila siguro, pero hindi mo naman pwedeng pilitin na magkaisa sila kung ayaw nila. But and these suspicions and this mistrust is also a very, very long-standing problem. From 0920-542-8584. The problem of the Muslims in Mindanao is so much corruption of their leaders. You know, we've talked about this, that the traditional leaders of the Muslims in Mindanao have their own accountability. Meron silang pananagutan nila kung bakit katakot